three questions coming from three different people. Let's play the first video. Para sa'yo, anong definition mo ng totoong kaibigan? Ano ang definition mo ng totoong kaibigan? Parang may hugot, ha? Parang may hugot, ha? Totoong kaibigan. Okay. Well, I know it's cliche, pero friends who are always there for you, especially it's like... It's not cliche. Yeah, but who are always there, yeah, who yeah. We're always there for you, especially at your downest point in life. Kasi di naman lahat ganun eh. May mga tao na parang are just there when they need something, if they right. want something from you or a favor. Pero yung mga tao na parang when you least expect it, di ba, that's when they're there for you. Kumusta ang relasyon niyo ni McCoy? And then, tuloy na rin dun sa may nagsabi sa akin. Just before the show, and this is for real, mga kapamilya, mga abundance. Totoo ba na nagpaalam ka kay McCoy na maliligaw ka kay Elise? Hindi, that's not true. Are you guys friends? Yeah, we are. Kayo ni McCoy? Mm-hmm. What do you mean by, yeah, we are? Yeah. Well, actually before, kasi tahimik si McCoy eh. Ako, tahimik din ako. So, wala na nangyayari sa friendship namin. But then... Dahil hindi kayo nag-uusap, dahil parehong tahimik. Tahimik. So, okay. Pero nung time na he was actually playing the same game as me, si Joshua, siya, ako, si Jerome, we actually play PUBG together. That so, dun kami naging close. Pero wala kayong problema ni McCoy? Wala na, wala. Wala kayong problema. Na. So, uulitin ko lang, yung tensyon na sinasabi nila na meron ka, I mean, between you and McCoy is not true at all. Wala naman siguro. I'm not sure. So hindi ka rin sure? Yeah. Ngayon, pag nakikita kayo ni McCoy, are you warm to each other? I mean, do you talk yeah, to each other? Yeah, of course. You're good. Tonight, we'll